Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Hi kids! Welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene. Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. Ang asignatura ay MAPE Music 1. Tayo ay nasa Quarter 3, Week 1 hanggang Week 2 ng ating aralin. At ang pag-aaralan natin ngayon ay mga pinagmumulan ng tunog. Ating alamin ang mga pinagmumulan ng tunog. Paano nagkakaroon ng tunog? Saan ang gagaling ang iyong mga nadirinig? Ano-ano ang mga bagay na nagbibigay ng tunog? Sa araling ito, malalaman mo ang pinagmumulan ng tunog at makagagawa ka rin ng sarili mong tunog gamit ang bahagi ng iyong katawan, kapaligiran o mga bagay na gawa ng tao. Tingnan ang mga larawan. Alin kaya dito ang may tunog? Alin naman ang walang tunog? 10 segundo upang piliin mo ang mga bagay na nakapagbibigay ng tunog. Tingnan niya natin ano-ano ang mayroong tunog na nalilikha. Hahol ng aso! Arr! Arr! Sabi ng aso. Ano naman ang galaw ng mga ulap sa kalangitan? May narinig ba kayong nalilikhang tunog nito? Wala. Ang inyong telebisyon. Mayroon itong nalilikhang tunog. Kaya nga nakakanood kayo at nadidinig ito. Ang may sinding kandila. May nalilikha ba itong tunog? Wala. Ang umaandar na jeep o anumang sasakyan. Mayroon itong tunog na nalilikha. Pipip! Pipip! Ang pagpikit o pag-blink ng inyong mga mata. Wala itong nalilikhang tunog. Maaari kang gumawa ng maraming uri ng tunog gamit ang iba't ibang parte ng iyong katawan. Tulad ng kamay, daliri, paa, padyak, balat, at bibig. Nakalilikha to ng iba't ibang tunog. Ang kapaligiran ay nagbibigay ng mga likas na tunog. Marami tayong maaaring madinig na hindi gawa ng tao. Tulad ng hangin, tubig, at mga hayop. Tandaan natin yan mga bata. Kagaya ng pagpatak ng tubig sa inyong gripo. Malakas na hangin. At tunog ng iba't ibang hayop. Tweet, 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 tweet. Meow, meow. Hindi man natin nakikita ang hangin, nadirinig natin ang malakas na ihip nito. Ang mga puno ay hindi nakapagsasalita, ngunit nakalilikha sila ng tunog sa paggalaw ng mga sanga at dahon. Ang pagpatak at pag-agos ng tubig ay nakagiginhawa namang pakinggan. Tulad ng inyong nakikita sa larawan. Ang tunog ng mga dahon nito ay nakalilikha ng tunog mula sa malakas na hangin. Lagaslas ng tubig sa sapa at sa iba pang yamang tubig. Nakaranas ka na ba ng isang bagyo? Ano-ano ang mga tunog na iyong naririnig
sa tuwing sasapit ang isang malakas na bagyo. Pagmasdan natin ang larawan. Ito ang mga nalilikhang tunog kapag mayroong malakas na bagyo. Malakas na ihip ng hangin. Pagpatak ng ulan. Pagtumba ng mga puno. At kidlat. Nakakatakot ano? Mahalagang matutuhan ang tunog dahil ito ang bumubuo sa ating mga nadirinig. Ginagamit din ang tunog upang makipag-usap at magpahayag ng ating damdamin sa salita man o sa kilos. Kung walang tunog, ay wala ring musika. Alam niyo ba na mahalaga ang tunog, mga bata? Halimbawa, ikaw ay tatawid sa kalsada. Tiyakin na may kasama kayo na katatanda, ha? Sa pamamagitan ng tunog, maririnig mo na may paparating na sasakyan. Kaya naman, hindi ka muna tatawid. Hahayaan mo muna itong makalampas. At syempre, nakatutulong din ang ating mata upang makita kung may paparating nga bang sasakyan. Maraming nilalang na buhay ang gumagawa ng iba't ibang uri ng tunog, tulad ng mga hayop, insekto, at halaman. Ano-ano ang mga halimbawa ng tunog ng mga ito? Magbigay nga kayo! Maaari nyo ilagay sa ating comment section, ha? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, gawin ang mga sumusunod na kilos upang makagawa ng sarili mong tunog. Una, pumalakpak ng 3 beses. Sige nga. 1, 2, 3. Ikalawa, tapikin ang iyong hita. Ikatlo, bigkasin ang iyong pangalan. Ako ang pangalan ko ay si Teacher Aileen. Ika-4, umawit ng ABC. Sabayan nyo nga ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Ayan, mahusay mga bata. Ika-5 naman, pumadyak ng 2 beses. Marahil hindi nyo narinig ang aking pagpadyak dahil malayo sa aking mikropono. Pero gawin nyo yan, ha? Ika-6, tumalon ng mataas. 1, 2, 3. Taasan nyo ang inyong pagtalon, ha? Ano-ano pa ba ang ibang paraan upang makagawa ng tunog gamit ang iyong katawan? Tingnan natin ang mga bata sa larawan. Pagtakbo, pagsayaw, paglalaro, ayan, at pagsayaw. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 2, lumikha ng tunog ng mga sumusunod na hayop gamit ang iyong tinig o ang iyong boses. Maaaring isagawa rin ang mga kilos nito. Una, huni ng ibon. Tweet, 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 tweet. Ayan. Ika-2, kahol ng aso. Arr, arr, arr! Ika-3, alulong ng lobo. Arr! Arr! Ika-4, garalgal ng tigre. Ayan, nakasabay ba kayo? Mas gandahan nyo pa, ha? Maraming bagay na gawa ng tao ang nakalilikha rin ng tunog, tulad ng telepono, telebisyon, o speaker. Ang mga bagay na ito ay kapaki-pakinabang dahil sa kanilang paglikha ng tunog. Mayroon ding mga bagay na gawa ng tao na nagdudulot ng di kanais-nais na tunog o ingay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, gumuhit ng masayang mukha kung ang tunog ng larawan ay kaaya-ayang pakinggan
Oo, masarap sa taingang pakinggan, hindi masakit sa tenga. Gumuhit naman ng malungkot na mukha. Kung ang tunog ng larawan ay maaaring masakit o nakaiirita sa ating tainga. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Tandaan natin mga bata, ang sobrang lakas ng tunog ay maaaring makasira ng ating pandinig. Alon sa dalampasigan o lagaslas ng tubig. Sarap pakinggan ito sa tainga. Kung masarap itong pakinggan, lagyan natin ng happy face. Ikalawa, musina ng mga sasakyan. Sad face ba ang iyong sagot? Tama, ang sakit sa tenga nito, di ba? Ikatlo, nabasag na pinggan. Sad face ba ang iyong sagot? Tama ka ulit. Ika-apat, puni ng mga ibon. Kung happy face ang iyong sagot, magaling! Paborito mong kanta? Kung happy face ang iyong sagot, tama! Pagkaluskos sa pisara. Kung happy face ang iyong sagot, tama ka ulit! Pagkaladkad ng yero. Sad face ba ang iyong sagot? Magaling! Tunog ng gitara. Ang sarap pakinggan niyan, kaya naman ito ay happy face! Para sa gawain sa pagkatuto bilang lima, pumili ng maikling bahagi ng paborito mong sayaw. Patugtugin ang musika nito gamit ang cellphone o di kaya ay awitin ito. Sabayan ang musika ng iyong pagsayaw. Tandaan, iayon sa bilis at lakas ng tunog ang paggalaw ng iyong katawan. Husayan mo ha! Gawing masaya ang iyong pagsasayaw. Para sa gawain sa pagkatuto bilang lima, sa sayaw na iyong ginawa, narito ang rubric bilang gabay sa iyong gagawin. Gumalaw ayon sa bilis at lakas ng musika. Magkakaroon ka ng limang puntos. Nakasasayaw ng masigla at masaya. 5 puntos ulit. Sa kabuuan, magkakaroon ka ng 10 puntos. Ngayon naman, una ng mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Ang tunog ay isa sa mga biyaya ng Diyos sa mga tao. Binigyan niya tayo ng 2 tainga upang makadinig ng iba't ibang patlang tulad ng mga salita at magagandang awitin. Kaya naman, ingatan mo ang iyong mga pandinig at pati na rin ang iyong buong patlang. Sikaping gumawa lamang ng mga tunog na kaaya-ayang patlak. Sige nga, bibigyan ko kayo ng 10 segundo para rito. Ibigay nga ang inyong sagot, buuin natin. Ang tunog ay isa sa mga biyaya ng Diyos sa mga tao. Binigyan niya tayo ng 2 tainga upang makadinig ng iba't ibang tunog tulad ng mga salita at magagandang musika. Kaya, ingatan mo ang iyong mga pandinig at pati na rin ang iyong buong katawan. Sikaping gumawa lamang ng mga tunog
na kaaya-ayang pakinggan. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Pagaling kong ganon, palakpakan nga ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang galing-galing ko! Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Binabati ko kayong lahat dahil natapos nyo na ang ikauna at ikalawang linggo ng ating aralin dito sa third quarter. Pagsama-sama tayong muli sa susunod pa nating mga aralin. Huwag din kalilimutang panoorin ang DepEd TV sa mga local channels ng inyong telebisyon. Mapapanood din ito sa GMA Afford the Box. Alright, magkita-kita rin tayo sa DepEd Itulay online tutorial para sa Mathematics 1. Lagi nating tatandaan mga bata, mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah!